Questo bingo. I can swear, I can joke, I say what's on my mind if I drink. Questo bingo. Hello guys. Kasi first time ko kasi talaga gumawa nito. Try ko lang. Try ko mag-vlog. Kung mag-work. Sana naman po, wag po kayong judge muna. Kayong judge if ever man na hindi po okay to. Bago pa lang po kasi ako. So, sana mag-work at sana okay siya. So, ayun na nga. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 20 facts about me. So, magkwentuhan po muna tayo before, bago po tayo mag-che-che-che-che. So, yun. Kailangan natin malaman o kailangan nyo muna malaman yung tungkol sa akin. Yun. So, yun na nga. Fact number one, ako po si Annalisa Saban. Marami po kasi nagkakamali sa pangalan ko. Actually, yung Annalie, yung imbes na Annalie, Annalyn, nilalagyan nila ng dulo sa, ng dulo, ay nilalagyan nila ng N sa dulo. Tama, nag-overload pa ako. Nilalagyan nila ng N sa dulo yung Annalie ko. Instead na Annalie lang. So, ang tamang spelling po ng Annalie ko is A-N-N-A-L-Y. Yun po talaga ang tamang spell ng name ko. Then, yung iba po kasi yung spelling nila sa pangalan ko is A-N-A-L-Y-N. So, yung ginawa lang Annalyn. Yung N sa unahan ay nilagay nila sa dulo. So, ayun. Parang, so, hindi naman ako yan. Tapos, meron pa yung sasaban ko. So, nang sure name ko is Sasaban. Marami din nagkakamali dyan. Simula high school, simula elementary ako, yan ang talagang problema sa akin. Yan ang talagang problema sa apelyido ko. Hindi nila mo bigkas-bigkas. Ewan ko ba sa mga teacher ko? Sasaban. Pero, ewan ko ba kung marunong ba talaga sila mag-isa o ini-etchos lang nila ako, ganun. Kasi, diba, Sasaban, ginagawa nilang susuban. Minsan naman yung pronounce, pag-pronounce nila hindi tama. Ginagawa nilang sasaban. Susuban, subsuban, sabsaban. Tama, naging sabsaban na talaga ang aking apelyido. So, dun, sa kung saan pa talaga pinanganak si Jesus, diba? So, sa mga hindi pa po nakakakilala at sa mga nakakakilala sa akin, correction lang po. Annalie Sasaban. A-N-N-A-L-Y Sasaban. S-A-S-A-B-A-N. So, Annalie Sasaban. Yun po yung talaga. Totoo. So, next po. Fact number 2. Ang pinanganak po ako Quezon. Dito na po sa Manila pinanganak eh. Actually, wala po talaga akong probinsya. Pag dinatanong po ako kung saan daw probinsya, kung sino, wala, nakikiprobinsya lang kaila mama at papa, Surigao, ganun-ganun. Kasi si mama, si Bu, si papa, Surigao, yung mga Bisaya sila, sa Quezon Ab lang ako pinanganak. Yan lang sa Quezon Ab dyan, may pag-asa. So, ayun na. So, pero ngayon, nandito ako sa Novaliches, sa Uyo. Dito ako nakatira ngayon. So, next po, ako po ay February baby ako. So, ayan na ha, February ako ha. Sabi, marami nagsasabi na pag February daw, kulang-kulang, Diyos ko. Hindi ako kulang-kulang. Siguro may time lang na mukha kong ewan. Pero, okay naman ako. Ang kulang lang sa akin, ay, charla. Yun lang naman yung kulang sa akin. Pero, syempre, bawi naman tayo. Syempre, bawi naman tayo.
kasing bari dyan, huwag kayong maniniwala, kulang-kulang kayo. Sabi mo kang kulang-kulang, at least maganda lang ang lahat ng buhay, di ba? So next po, apat po kami magkakapatid. So, sa apat, ako po yung panganay, panganay ako. So yun parang, sa mga nakakilala sa amin, parang, ano na, hindi ako yung panganay. Mas panganay pa yung sumunod sa akin. Kasi mas mature siya mag-isa sa akin. Kasi ako, kasi pag-bebe ako, ganyan, alam mo na, basta pag-bebe si ate mong girl, ganyan. Mas mature siya sa akin mag-isip. At saka isa pa, apat kang magkakapatid, pero apat din kami babae. Ay, oo, totoo yun. Wala kaming lalaki. Wala kaming lalaki. Ang lalaki lang namin, si Papa. Bali, amin kami sa pamilya namin, si Mama, si Papa, ako, si mga kapatid ko, mga babae. So, isa lang talaga yung lalaki sa amin, si Papa lang. Ayun, sweet lang pala guys. Babalikan ko kayo, bye! 1 hour later. So, hello guys! I'm back! Muli akong nagbabalik para ipagpatuloy ang ating kwentuhan. So, ito na nga. So, anong pack na nga number? Ano nang... Ano ba? Pack number 5? First year college lang po yung tapos ko. So, pero may balak po akong mag-aral ulit. Kahit na 2 years lang. Kahit secret tayo gano'n. 2 years, di ba may 2 years naman? So, ganun lang nasabi ko na may natapos ako. Pero course ko talaga, ang course ko guys, nursing. Nagkaroon lang kasi ng konting problema, ng konti. So, kaya hindi ko na pagpatuloy yung pag-aaral ko. Na-disappoint kasi sa akin si Mama ko, yung Papa ko. Kasi na, hindi ko lang sure ito palang binagsak. Bumagsak lang talaga. Ay, hindi ko alam kung ba't ako bumagsak. Kinawa ko naman lahat. Ayun, ginawa mo lahat para lang magpapasa ka. Pero, what effect pa rin. Paano masabi? So, wala eh. Ngayon siguro talaga, hindi siguro para sa akin talaga yung pag-nursing. Pero, gusto talaga yung nursing. Hindi ko alam kung bakit. Ayun. Share ko lang. So, next po, pack number 6. Pack number 6, ito nga po, nag-work ako. Simula po nung nag-stop ako ng pag-aaral, noong 2015. Doon po yung taon na, nag-stop ako na mag-aral. Tapos yun din po yung may kumuha sa akin para magtrabaho. Narapitan po siya sa bahay namin. Packaging po siya ng mga pointers, ganun, pointers wallet, ganun. Nakuha po, hindi ko alam kung bakit ako nakapasok. Basta, nalaman ko na lang kay Mama na, ayun nga, pasok na daw ako. Kinabukasan, kung di ako nga, daw naniniwala ko. Tapos, pasok naman ako nag-apply, ganun. So, nagulat ako, ginising ako ni Mama, alas 7 kasi pasok doon. Nagulat ako, ginising ako ng alas 7. So, sabi niya, magpasok daw ako, nung ginada yung mga kasamahan ko. Gusto ko daw tulog pa. So, ano meron? Hindi ko ano. Bihis ka na, bumaya ka na maligo. So, ayun nga, hindi muna ako naligo yung araw na yun. So, ang unang pasok ko sa trabaho, hindi ako naligo, guys. Hindi talaga ako nabili. Pagkagising ko, bihis, then pasok na. Packaging ko yung person aking ano dun, aking ano dun, ginagawa ako taga-packing pedo. Tumas na yung rango ko. Wow, tumas. Naging sekretary na ako yung sa pinagpapasukan ko na yun. Ito ngayon, nandito ko sa pisina. Wala naman ang kasama kasi lagi ako mag-isa. Isasanay na rin ako.
Kasi kahit na hindi ako nakapagpapos ng pag-aaral, nakapag, ano, unang secretary, pero balak ko pa rin talaga mag-aaral. So, ayun. Fact number 7, moody ako, guys. Oo, totoo lang, moody talaga ako. Alam mo yung parang sa isang araw, tatlo, apat na identity meron ako. Meron mabait, susunod, matutal, makulit, maliw, ganun, basta. Tapos, minsan naman, meron din isang araw, isang buong araw na yun, galit ako. Ayoko may kumakausap sa akin. Ayoko kinukulit ako. Pero dito sa trabaho, ang gaya sa trabaho na ako, di na maiwasan na wala kumakausap sa'yo, wala magkakamusap. So, yun parang, sige, ano ka lang. Pero ang pangangalata nila sa mukha ko, ito si Ann Bad Trip ko. Paano masabi? Fact number 8, gusto natin, oh. Sweet taco. Mm-mm. Yan, sweet taco. Sa mga ano, hindi lang halata, pero sweet talaga ako. Hindi ko alam bakit. Sweet ako, basta sweet ako, guys. Kaya, oh, ayun. Sa mga, lalo na sa mga ano, sobrang ano ko talaga. Hindi, ano ko, ganun-ganun. Ganun. Basta sweet ako, guys. Yun na yun. Yun na yun. Tapos, fact number 9, favorite color ko, pink, light blue, pwede rin blue, pero gusto ko yung, ayoko yung blue na blue. Yung parang light lang talaga. Yun. Fact number 10, sungki ako, guys. Oo, totoo. Sungki ako. Parang, tingnan niya. Hindi naman na masyado, diba? Yan. Basta sungki ako. Pero ngayon, hindi na. Hindi na talaga ako sungki. Pero ngayon, hindi na ako sungki. Kasi, nilagnaglagay ako ng, pinasuot ako ni mama ng brace. Ay, hindi pala brace. Retainer lang yun. Kasi dati, di parang masyado uso yung brace dati. Retainer lang. Yung parang, itanggal lang siya, gano'n. Yun ang, grade 5 ako nagganon, naglagay ng ganon, grade 5. Pag tatawa ka, nakakita na ng unang mukha mo, ng bibig mo, or may dala kang pano para natakpan yung bibig mo pag tumatawa. Kasi nga, kada tatawa ako, yung labi ko sa taas, ito, umuangat, sumasabit dito sa ngipin kong ganyan. As in, sumasabit talaga siya. Oo, hihiya ako dati na tumawa. Sobrang nakihiya talaga ako. Kasi nawala yung retainer ko. Ito, kaya simula ngayon, hindi na. Okay na akong umiti ngayon. Wow. Maganda na akong umiti ngayon. Char. Fact number 11. Kirat ako, guys. Di ba halata? Ay, ngayon kasi hindi kita. Pero, mas nakikita siya kapag ka bagong gising ako. Pag bagong gising ako, ito, sobrang liit na itong ganun. Malaki ito. Hindi ko alam bakit, kasi sabi ni mama, nung baby pa daw ako, may balat daw ako dito, kulay-pula. Kasi pinaglihi daw ako sa apple. Hindi ko alam kung saan talaga pinaglihi, kasi sabi apple, tapos yung bangus, kaya daw ako makinis. Pero ewan ko, pero hindi ko alam kung makinis ba talaga ako. Pero, ayun, sa bangus nga, at saka yun sa apple, tas saging? Huh? Basta, yun dami kasi sinabi sa ni mama na pinaglihi daw ako yung sa ganun. So, yung sa apple daw, ito daw yung cost ng apple. Yung sa balat ko dito. Pero ginamot daw ni Lola, kaya ayun, nawala-wala. Pero kung hindi daw yun nawala, siguradong kirat talaga ako. Halatang kirat talaga ako ngayon, guys. Buti na lang din, tapos naman ako kay Lola, na nag-abot niya yun, naalis niya yung ganung balat. Kasi yung buti nga daw pula, hindi daw itim. Kasi di ba yung iba, itim yung balat nila. Fact number 12.
Kami ng pamilya ko, para lang kami magkakapatid. Lalo na si mama, sobrang mapakaiyakin nun. Sobra. Alam mo yung konting inaanhin mo lang siya, namumula na yung mata niya. Tapos ang dahilan niya, upuhin nga ako, masakit yung mata ko. Ganun-ganun. Malumang dahilan na siya. So, yun nga. Fact number 13, dog lovers ako, guys. Kaya, kway-kway sa mga dog lovers dyan. Mm-hmm. So, nung high school ako, doon lang kami nag-start mag-alaga ng aso. Bali, ang una namin na yung aso, si Shilani, si Chokoy. Tapos, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Ayun, basta yun na yun. Tapos, sumunod, yung aso namin na namatay, kakamatay lang karaan, si Blacky. Tapos, ngayon, meron kami yung aso ulit na si Goldie. Yung una namin aso, si Shilani, namatay yun. May nag bitchin ata sa kanya, hilasin ata. Tapos, yung isa namang aso, si Butcho ko, yung pinalayas yun, isa sa mga isa namin. Tapos, yung isang aso namin, kalimutan ko yung pangalan eh, Brownie ata. Basta yun, namatay din siya. Namatay din yun. Tapos, yung pang-apat naming aso, yun na yung ngayong ano lang, si Blackie, 2018, siya dumating sa amin. So, isang taon din siya na sa amin. So, tuwan-tuwa ko kasi si Blackie lang yung talagang tumagal na aso sa amin. Kaya siguro sana mas tumagal pa siya, ganun. Yung mga 2-3 linggo, yun siya sa nanay niya, tapos binigay na siya sa amin. So, kami na nag-alaga. Ang bait-bait yung sobrang nangis ko si Blackie. Alam mo yung namatay siya, sobrang iyak na iyak talaga ako. Sabihin ko ako, nagluksa. Kasi syempre, pamahal sa iyo aso, yung mga memories nyo, dalawa, yung mga kulita nyo dalawa, yung pagka ginigising ka sa umaga, pag dumadating ka, galing trabaho sa salubong ka na, yung gano'n, yung papamiss lang talaga siya. Nagkaroon lang siya ng sipon. Hirap na siya gumawa ng hirap siyang huminga kaysa lugarin ko na siya. Kaso, yung time din na yun, biglang magtag sa akin si Papa na kailangan daw ng sambayad sa pag-ibig. At bilis na parang kay Blackie, binigay ko na muna ba? Kasi nakikulong kami nga naman, diba? Hanggang dumating ng 27, ay 26 noon, yung 26, pinainom namin si Blackie ng gamot. Binidyohan ko siya habang pinakainom namin siya ng gamot. Tapos yun din yung araw na parang umiisa-isa niya kami. Nag-i-stay siya sa... Umiisa sa kami, yung kapatid ko na tapos sa sipa. Nag-stay siya dun sa harap nun, dun sa pangatlo. Tapos sumunod po. Tapos naman, pumunta siya dun sa pangatlo na, sa bunso namin. Dun naman siya, nag-stay din siya dun. Itulog na din yung bunso namin. Parang nag-stay lang talaga siya dun. Angrap lang siya sa bunso namin. Tapos, umakit siya sa taas. Dun ako, tutulog din ako dun. Pag parang nagising ako, nakita ko siya, nakatitig siya sa akin, nakatayo lang din, pinababa siya ng shube. Doon din sa shube, sa computeran, ay sa may computer namin, may ginagawang assignment. Hindi din si Blackie sa tapat niya, sa may upuan kung saan nakapesto si shube. Tapos, pumunta din siya sa party ni mama, pumunta din siya din. Tapos bago nun, lumabas din pala siya para pumunta din sa namin niya. Ganun na si Steve pumunta din. Sabi sa akin ang pagdito pumunta. Tapos pinabukasan, pagising ko, pinamadaan. Laki ko mo si Lopin. Agin, nagulun din siya sa labas ng pinto na pato ni mama. Kita ko na, agin ko Lopin, ganun. So, Lopin niya sa kanya. Sa gumagalaw. Okay, I'm
nagbili ako. Masikrat yung nasabi sa akin. Kaya secret lang talaga kasi yun.
Like, share, and comment. Comment lang po kayo kung mayroon po kayong gustong itanong sa akin. Sasagutin ko po kayo. Nang walang paligoy nila. Thank you for watching. Mwah! I can swear, I can joke, I say what's on my mind.